Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, agat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinaluludaniya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo po ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog sa bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot.
sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahana ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anong paman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat at bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati,
Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito, itinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, magsimula sa aking pagninilay, kasama ng ating mahal na Birhen ng Loreto, sama-sama tayong magbigay puri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. At espesyal nga ho ang misang ito, hindi lang dahil nandito kayo, kundi kani-kanina lamang, 11:00 dumating ang pilgrim image ng Our Lady of Loreto, ang mahal na Birheng Maria. Alam natin na siya ay hindi lang natin nanay, siya ay ating gabay, patnubay, sa kung paano nga ba maging tapat na alagad ni Kristo. Paano nga ba maging mabuting Kristiyano sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria. Nagtiwala siya. Naniwala siya sa Diyos. At sa araw na ito, mga kapatid, dagdag na mensahe pa sa araw na ito ay ang ipinagdiriwang natin ngayong kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan, Basilica sa Laterano, Roma o Lateran Basilica sa Rome. Ano ang halaga ng simbahan na ito? Ito po ay tinatawag nating Mother of All Churches. Siya ang ina ng lahat ng simbahan sa buong mundo. Ina ng simbahan sa Roma at sa buong mundo. Ito po yung tinatawag na Basilica ng Laterano. Bakit Laterano? Ang lupa ay pinag-denominate ng tinatawag na Lateran family. Kaya Lateran Basilica. I-donate ng pamilyang ito sa simbahan at doon na nalagi ang maraming Santo Papa sa Roma sa simbahan na ito. Napakahalaga ng simbahan na ito. Itinalaga ito ng Diyos. Pinili ng Diyos ang lugar dalanginan na ito upang maging ina ng lahat ng simbahan sa Roma at sa buong mundo. Itinalaga, pinili. Dati-dati, pamilyar tayo ang kapistahan, birthday ng santo, kamatayan ng santo. Ngayon, ipinagdiriwang natin, hindi birthday, hindi tao, simbahan. Isang lugar na pinili ng Diyos, itinilaga ng Diyos. Ano ang magandang paalala nito sa atin? Balikan natin ang mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pagdaloy ng biyaya sa templo. Tubig, pagkain, mga material na bagay na kailangan ng tao na kukuha sa templo. Kaya nga tayo nagsisimba, kaya tayo pumapasok sa simbahan. Kaya ano ang paalala ng simbahan natin? Tama na yung nakasanayan ninyong online mass. Tandaan natin, ang online mass
ay para lamang sa mga may sakit, sa mga matatanda na hindi na o hirap nang maglakad at sa mga nag-aalaga sa kanila. Tama na. Huwag na tayong badaya. Ang lakas-lakas mo pa. Ang laki-laki ng katawan mo. May oras ka naman. Kaya mo naman. Pumunta tayo ng simbahan. Ang simbahan kagaya ng basilika na ito, ng shrine na ito, ay hinanda ng Diyos para sa iyo. Kaya huwag natin sayangin, pinili, itinalaga ito ng Diyos para sa ating mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon. Huwag mong antayin yung araw na hindi mo na kayang maglakad dahil sa rayuma. Na hindi mo na kayang bumiyahing mag-isa. Na wala ka na talagang kakayahan. Pumunta tayo sa simbahan na hinanda ng Diyos para sa atin. Sapagkat naniniwala tayo sa pagpasok natin ng simbahan, tayo ay may daladalang pag-asa at tiwala na paglabas natin mamaya, tayo rin ay tatanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon bilang pasasalamat na, Lord, advance thank you na sa aming iuuwing pagpapala mamaya. Pero huwag nating kalilimutan sa ikalawang pagbasa, ano ang hinanda ng Diyos? Hindi lang ang simbahang bato. Ano ang sabi ni Pablo? Ikaw ang templo ng Diyos. Ikaw ang gusali, ang bahay ng Diyos. Kaya nga ito'y isang paalala. Hindi mo lang dapat igalang ang upuan. Pakiusap namin yun ha. Igalang natin ang lugar na ito. Hindi naman sa atin ito, sa Diyos ito. Bakit bababuyin natin? Bakit mag-iiwan tayo ng tissue, ng kalat? Bakit susulatan natin? Bakit dudumihan natin? Bakit tatapunan natin? Hindi sa atin ito, sa Diyos ito. At kapag yan ay ating tinandaan, dapat alam din natin yung sinasabi sa ikalawang pagbasa. Kung paano mo ginagalang ang kwarto mo, ang bahay ninyo, ang sala ninyo, ang banyo ninyo, that's my favorite part of my house, Father. That is my most special part of the house. Ang mas igalang mo, yung katawan mo. Ha? Iniingatan mo ang bahay, ang gusali, ang kwarto, pero bastos ka sa sarili mo. Pero wala kang awa sa katawan mo. Pero hindi mo ginagalang yung katawan mo. Yan ang tinuturo natin sa mga bata pa lang. Igalang mo ang katawan mo. Sabi ng ibang ng ating pagbasa, templo ng Diyos ang katawan ng tao. Nandiyan ang Espiritu Santo. At tandaan natin mga kapatid, kung paano nilinis ng Diyos ang ginawa ng tao sa Ebanghelyo, ginawa nating palengke ang kanyang bahay. Hindi lang yung templo niya. Ano ang tinatama ni Kristo nung dumating siya? Ang maling pagtrato mo sa sarili mo. Ang maling pagtingin mo sa katawan ng kapwa mo. Huwag nating kalilimutan at huwag nating antayin na ang Diyos pa ang gumawa niyan, baka hindi natin kayanin. Baka pagsisihan natin. Alam nyo kanina sa ating feeding program, ay Thursday, Webes ngayon, mukhang nakabakasyon yung ating mga pinapakain. Bumaba ang bilang nila, wala na 400, 358 sila. Mukhang nagbabakasyon pa. Pero ipinapaalala rin namin sa kanila, bago sila kumain, naghuhugas ng kamay. Bago kumain, nagdadasal muna. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sana kung paano natin pinagdiriwang
ang pagtatalaga ng isang simbahan araw-araw, ipagdiwang natin ang templo ng Diyos, ang katawan natin, ang buhay natin. Sa misang ito, makiusap tayo sa Diyos. Hindi man tayo magkaroon ng sariling bahay sa ngayon, ng mas malaking bahay sa ngayon, ng mamahaling bahay sa ngayon, pero sana araw-araw, matutuhan nating igalang ang simbahan ng Diyos ngayon. At matutuhan nating itama ang pag-aalaga at pagtrato sa ating katawan, ang templo ng Diyos ngayon. Araw-araw, pumasok tayo sa tahanan ng Diyos, hindi lamang para humingi, kundi para sundin natin ang kanyang kalooban. Paglabas ng simbahan, huwag kang matakot at madamot. Ikaw ay bibiyayaan upang maging biyaya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghiganti at paglalaban. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atinawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Sama-sama pa rin nating ipakiusap sa Diyos ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa iba't ibang bansa, lalo na sa gitnang silangan. Sa tulong ng panalangin ni Maria, naway maghari pa rin ang kapayapaan ni Kristo. Ipagdasal natin ang mga bilanggo, ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga leaders ng ating simbahan at gobyerno, ang mga walang sapat na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang malwalhating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, inialay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay.
Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mag-iyo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong baspasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang magkapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Loreto, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag
ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, kahit anong mangyari, saan ka man mapunta, piliin mong maging mabuti at gumawa ng mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo na amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Behold my shield.
my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake a thousand other days anywhere if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Announcement, available na po ang official na kalendaryo para po sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa formation guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway maggamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan.
Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lamang po sa inyong pagsisimba dito man o sa online para sa mga nasa ibang bansa, kundi sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain, pagpapaayos, pagpapabuti ng ating simbahan, gayon din ang mga programa. Mga kapatid, yung pong mga financial na tulong sa ating finance office lamang, yan po ay malaking bagay para sa mga estudyante, may sakit, at iba pang natutulungan natin ng pinansyal dito at sa iba't ibang panig ng bansa natin. At yung pong mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon, malinis na tubig, doon po sa Benedict Building, nandun po ang ating mga donations din. Yan po ay binibigay, hinahanda natin kahapon, 5 institusyon ang ating pong dinalhan ng mga tulong ayuda galing sa inyong mga bigay din yan. Lalo na po nalalapit ang Kapaskuhan. Kung kayo po ay nag-iisip na tumulong, magbigay ng pamasko at magbahagi, maaari kayo makipag-ugnayan sa ating social service office sa Benedict Building. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng pagbibigay na ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, ninulwalhati namin.